Hello po mga Kalingap, welcome back po sa ating munting channel Kalingap Rap. Pasuporta rin po ng channel ng ama ng Kalingap, walang iba po kundi si Kuya Baal Santos Matubang. And nandito po tayo ngayon, tara mga Kalingap, punta po tayo doon. So mga Kalingap, support page dito, Instagram natin, nandito rin. Ayan. At kung gusto nyo pong, kung may nais po kayong sabihin sa amin, saan? Ito? Pwede pumasok? Pasok. Dami nila. Yan po. Magkakapatid kayo? Ako pa. Sino panganay? Ito panganay. Anong pangalan mo? Blessy. Blessy? Blessy? Ganda ng pangalan. Parang blessing. Sino pangalawa? Tapos. Casey. Casey. Sino pangatlo? Abby po. Abby. Blessy, Casey, Abby. Susunod. Luisa. Nahiya ka? Huwag ka mahiya. Mahiyain po. Dapat tingnan ang mukha mo. Ganda nito. Sige na, tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Huwag ka mahiya ka. Ganda-ganda mo. Siya nga. Okay, mahiya po sa ngipin niya. Hindi, okay, okay, okay lang yan. Sira din ang ngipin namin. Kamato. Tinan mo yun. Hindi naman yung mukha mo yung ano pangit. Hindi naman daw yung mukha yung pangit. Ano pangalan mo? Luisa. Nahiya. Ganda naman ang ano mo, mukha mo. Tingnan mo yung pilik mata mo. Ganda. Auntie, si Jackie po. Focus mo nga. Jackie? Malayo lang po. Jackie? Tingnan mo yung pilik mata. Ang ganda, oh. Oh. Mukha siyang Bombay. Kaya nga eh. Mukha kang Bombay. Kamag-anak to ni Kate. Ano mo si Kuya Robin? Wala naman. So, ano kayo magkakabatid? Di ba? Anim kayo, lahat babae. May isang lalaki. Ayan. Ngayon, sinong kasama niyo? Ba't andito kayo ngayon sa bahay na ito? Sinong kasama niyo dito? Wala po. Wala? Wala po. Wala kayong kasama? Wala po. Kala ko meron. Si mama po. Tia? Ayan po, si Tia po. Dito rin siya natutulog? Kapag ano po, kapag run out. Tinitignan kami pero, dito. Pero sabihin, kayo lang talaga nandito? Opo. Sinong nag-aaral? Ba't ikaw lang ng uniform? Sino nag-aaral? Ikaw, nag-aaral ka? Tapos ikaw? Kayo? Ano po, kasi nag-aaral po ako sa Maynila. Tapos nag-uwi po ako sa Bicol. Kaya po natingin next year po ako maaaral. Ikaw? Ikaw ano? Anong pangalan niya? Hindi ko pala siya natanong. Jane po. Jane, ilang taong ka na, Jane? 10. Ba't di ka nag-aaral? Ano po, sayang. Hindi pa siya nagkakakat grade 1, di pa? Ano na po siya? Grade 4 na po siya. Ba't nagtigil? Di daw po siya sanay na ano, wala daw po yung lalaking kapatid na. Basta may lalaking niyo sa kapatid? Kinuha po ni Papa. Kinuha ni Papa mo? Bakit kinuha? Bakit si Mama at si Papa mo baga? Iwalay na. Ba talaga bro pag naghiwalay ang magulang ano? Anak ang naapektuhan. Ba't yung lalaki lang kinuha, ba't walang kinuha sa inyo? Ano po, dalawa po kaming kinuha doon kaso nag ano pa ako nag-alis doon. Mas gusto mo rito kay mama mo? Sinasama ko po yung kaso ayaw po sa akin ipasama. Sabi nga daw po sa akin, ano daw po, wag daw po ako din naalis at ano? Yung anuhin daw po ako, tataktan. Nino, papa mo? Mm-hmm. Tapos sinundo naman po ako doon ni tita kasi gusto ko na nga po umuli sa Bicol. Tapos ayun po, nasundo na po. Bakit kayo, bakit ba't sila nag-iwalay? Nag-away? Ano naman po? Nag-aral kayo. Nag-aral po ako. Oh, ikaw, nag-aral ka ate? Ikaw ang panganay? Ilang taong ka na ba? 17. Naku, 17 ng panganay. Yung pambabata niyo pa. Kunting taste lang yan pag after nyong mag-aral, makakahanap kayo ng trabaho. Kaysa maisipan nyong mag-aral, pag matanda na kayo, mahiya na kayo nyan. Ano si mama nyo pala? Ano na po, sa labo. Bakit andun siya wala dito? Meron siyang pagbago, magbago na siya. Ikaw pala nag-aaral, anong grade mo na? Grade 8 po. Grade 8? Grade 9 na sana po. Ikaw si Abby?
Ano pangarap mo, Abby? Ano? Teacher. Teacher? Eh, po. Buti naman tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Para dito ano? Para? Matutod ko ang pangarap. Maging teacher? Ano bang pangarap mo? Maging teacher? Ano pa? Ano pang pangarap mo, Abby? Mapalitan po itong... Ano? Mapalitan alin? Yung mga tinatabang po na mama. Yung tutulong sa inyo? Ano? Gusto makabawi? Kasi nakita mo sa kanila yung sakripisyo. Bakit anong ginagawa ni mama mo para sa inyo? Anong ginagawa niya? Naghihita po rin na magkaanap ni kakakanon niya. Tapos po ano? Tapos, nung kakainin niyo? Hindi po. Kaya gusto mo makapagtapos? Hindi po. Sabihan mo rin yung mga kapatid mo na mag-aaral din. Mag-aaral naman kayo, no? Mag-aaral naman. Hindi ko lang po naiyakot. Hindi naman naiyakot. So, stop ka isang taon. Grabe ang pangarap ni Abby talaga. Gusto niya makabawi. Grabe bro, mga babae sila dito. Gusto niyang suklian yung ano? Yung gustong gantihan. Yung mga ginagawa sa kanya ng magulang niya, tiyain niya. Napakabait na bata ito. Kasi habang bata pa lang, nag-iisip na siya yung makasukli sa mga binibigay ng tulong sa kanya ng magulang niya. Unahin niyo pag-aaral. Kunting taon lang yan na titiisin niyo kumpara sa taon na maghihirap pa yung pagdi kayo nakapag-aaral. Sipin niyo, apat na taon o ilang taon yan. Apat na taon college. Pag nag-30 kayo, 30 pataas. Tagal nun. Bibilangan yung ilang taon yun, maghihirap pa. Kasi hindi kayo makahanap ng trabaho eh. Mayroon makahanap ng trabaho pag walang pinag-aralan. Ito yun, real talk yun. Pag nag-apply ka o anong natapos mo, wala po, elementary. Wala. Palagi kang ano ka, hindi ka unahin. Tiya, kayo palang tiyay nila. Okay. Sabi niya, di naman pala ka nagtulog. Ito, binabantayan niyo lang po. Minsan na po may nangyari na narinig ng mga kapatid ko na meron daw pumapasok dito. Bakit pumapasok? Pagkanakaw? Hindi po. Siyempre, mga dalaga, dalaging din po baga to. Takot ako sa posibilidad kasi mga nagdadalaga na yun, nandiyan na yun mapupusok. Kasi yung mama nila, dyan na nagsimula eh. Kaya sila nagkaganyan-ganyan eh. Paano nagsimula? Hindi, maagang nag-asawa. 17 lang? 16? 16. Oh, diba? Ayoko na yung mangyari sana sa kanila. Nakakawa pa lang talaga yung natin yan. Mula, maliliit pa po yan. Nakatira po sila sa bundok. Ang bubong po nila dahon ng saging. Grade 3 pa lang daw sila. Ito nun. Kaya po, pinagawaan ko sila nito noon. Kasi hindi, maayos pa nun yung hanap buhay namin. Na nag-pandemic, hindi ko na talaga kaya. Kaya tawag ko kay Maricel. Sino si Maricel? Yung taga Quezon po, na pinsan ko. Na, naging dancer nyo. Sabi ko, nakakalapit ka pala sa kalina. Maricel, Bilyones. Bilyones. Wow. Dancer lang sa gumakas. Sa gumakas lang din. Kaya sabi ko, yung anak ko talaga ang ilalapit ko. Pero nung dumating po si Pure Health, mas naisip ko sila kaysa dun sa anak kong nag-aaral na may grabe anak. Grabe naman, napakabait na bait kailangan dito. Hindi kasi yun, anak ko naman, may mama naman. Sila may mama naman, kaya lang komplikado. Pag umuwi dito, hindi pwede kasi yung papa nila taga rito. Pwedeng magulo lang, tutulog naman sila sa barangay hall. Pa nag-away. Grabe talaga, apekado talaga ang anak kapag... Eh kasi mga dalaga na yan, nangyari na yun sa kanila. Nag-away si mama, papa nila na nagsasakita na. Asan po yung papa nila ngayon? Nasa Maynila po. Kaya mas okay na po yun, hindi na magsama kung nagsasakita lang. Tapos sila yung apektado, mga dalaga na, gabing-gabi pupunta ng barangay, nakakabulahaw ng mga tao. Wala po bata yan. Buti na lang ang tiya, andito po kayo para sana sa mga batang ito, magkakapatid. Tapos sila pa talaga po yung masibunan nyo, nailapit sa amin. Opo, kasi po talaga, gusto ko lang naman sana doon sa anak ko. Kasi may anak na din po siya, 16 years old lang din po nag-asawa. Ayan yung baby. Aapo mo na yan. Opo. Tapos sabi ko kay Maricel, lalapit ko to para lang maging scholar ni Kalinga Prof. Pero nung dumating po si Pure Health, sabi ko, wag na po yun anak ko. Sila na lang kasi yung bahay po nila, ganito na talaga. Hindi ko nga,
hindi ko maisip na hinarangan na lang nito para wag mapasok. May oras po, pagdating nila galing school, ang gulo-gulo na nito. Hindi ko na maintindihan kung ano ba ginawa ng mga tambay. Kaya sabi ko po doon sa nanay, kunin yung iba na hindi nag-aaral. Kasi ito, naipakiusap ko, tinanggap pa. Ito, nag-aaral, ito na lang maiwan muna. Kasi marami din akong anak. Yung hindi nag-aaral, isama mo muna kasi hindi safe. Pero pagparanin niyo po sila, ano? Opo. Last year lang naman po nagkagulo-gulo yung mama at papa nila. Maghiwalay pala. Ano? Si Luisa, bakit po ang tahimik na? Late bloomer po kasi yan. Buti nga po nakapagsalita yan. Kaya po hindi mo na siya napag-aral kasi hindi yan masyado na nagsasalita. Pero ayos naman, normal naman po. Nakakaintindi naman. Oo naman, pero may oras po pag may tinanong ka sa kanya, hindi niya maintindihan. Oo po, dinig po. Kaya talagang kahit teacher niya po, iniintindi ano na lang. Ano po, Tia, ang ano nun sa kanila, pangarap para sa mga batang ito? Ako po talaga, gusto ko may mag-aral. Kahit ito nga, pinupush ko kahit sa bahay ka na, kahit marami akong mag-aral siya kasi baguhin niya yung buhay ni na mama niya, nilang magkakapatid. Si Blessy po, lagi ko yan na sasaktain, maliit-liit pa yan, lagi ko napapalo kasi matigas yung ulo, ayaw mag-aral, ayaw pumasok, module na lang, ayaw pang gumawa. Wala naman po magsasabi ng iba sa kanila kasi si mama nila wala naman. Ba't si mama niya, anong pinagkakabalan ng mama nila? Ano po kasi yun, parang yung totoo lang po, pakikisama po bagat kahit paano pinakakain yung limang anak niya ng kalibin niya na wala naman yun kahit isang anak dyan. Binata po kasi yun. Parang naging practical si mother niya. Hindi ko po alam sa kanila, sila po ang tanongin niyo kung nagpapadala pa papa nila, hindi ako nagtatanong. Nagpapadala pa papa niyo? Papa niyo, yung tunay. Ayaw po nga kaming ipapakausap doon sa isa naming kapatid. Tapos pag nahuhuli po, nagagalitan. Saan niyo mas gustong sumama? Kay mama niyo o doon sa papa kay mo? Mama. Kay mama niyo. Kaya mga papa din nag... Mahigpit. Ano, mahigpit yung tatay niyo, nananakit, ganun? Hindi naman nananakit. Paso po, ipinagdadamo po sa amin yung mga kapatid namin. Ayaw po sa akin ipakausap noon ay. Tapos nasabihan kong padalahan. Di raw po siya maano na, mabigay po ng ano. Kasi nga, nandito kayo kay mama. Nag-ano daw po ay, si mama na raw po ang magbigay ng ano. Ano naman si, ano pangalan mo nit? Ha? Jane. Jane, may mensahe ka ba para sa iyong magulang? Eh, kay papa mo na lang. Anong mensahe mo kay papa mo kasi hindi ako. Nagkita sila dati? Hindi po. Ano mensahe mo kay papa mo, Jane? May trauma yun kay papa niya. Siya yung nasaktan nung init siya dito. Siya po yung nag-aaral. Sinaktan kay papa mo? Tinamaan po siya. Pag sapat daw kay mama niya, maroon yung bata ang makakansin. Makasalo. Hindi may trauma. Takot ka sa kanya? Okay, ayan na natin siya. No? Ayan na natin yung papa mo. Ayan na lang natin yan. Focus na lang tayo sa inyo, magkakapatid. Magmahal lang kayong magkakapatid. Ano? Nagmamahala naman kayo, ano? Yeah. Kasi kayo nilang magdadama yan. Kasama si mama niyo. Kayo nilang magdadama yan. Lalo na kayong magkakapatid. May problema mo. Kita ng luha. Panganay, no? Kita ng luha. Panganay, no? Pag panganay, marami itong naaranasan. Marami po talaga yan. Marami naranasan siya? Marami po talaga yan. Ha? Marami po gala. Lagi po siya nang pagalitan. Madonong apay. Si ate pala yung ano. Okay lang yun. Normal naman sa magkakapatid ang may isang pasaway. Hindi, syempre, baka may ano siya, may ginaramdam. Intindihin nyo rin kasi malay mo, kasi siya nakaranas ng pag-aaway ng magulang niya. Baka nag-rebel din, di ba? Minsan ang gano'n ng anak ay pag na-trauma or na-stress sa magulang, nag-rebel na yun. Na lang siya. Yun, totoo. Minsan nagagala na lang kasi sa mag-stay sa bahay na magulo. Buti nga nandito pa siya sa inyo. Hindi siya umalis. Tama yun. Buti nga dito pa siya. Hindi siya, hindi kayo. Lagi po namin yung binawi. Sa tatay? Hindi po. Buti nga po nandito na siya. Huwag kang umalis ha? Lagi po yung naliligaw ng landas. Naglayas niya. Ah, naglayas.
Parang ano na lang siguro. Dahil sa nangyari yun. Dahil sa nangyari yun. Problema yun. Problema. Problema sa family. Grabe, bro. Pinili niya ng maglayas kaysa maranasan yung saka makita ano na problema sa buhay. Kuwawa naman talaga sa kanya. Marami niya sa naranasan. Sa kanya lahat sa murang edad. 17 pa baba. 17. Sa inyo magkakapatid to. Si ate nyo, hindi kayo magkakapatid. Ito na yun. 4,000 po. At saan po parang ito? Sa kanila, kayo na po mag-awak. Anong pang, ano, panggastos na pagkain, ganun. Sa mga project ng baon. Baon. Tulong na naibigay nyo po sa amin. May 5,000 na kayo. Pausok pa natin yung groceries. Ayan. Bigyan natin ng groceries si Luisa, hindi nagsasalita. Luisa, baka ayan, may bigas pa. So yun, oh, buksan mo kuya, ano? Vincent, can you help? Ay, iPhone dyan. Kipad eh. Kipad. Magkatamo ka sila. Wow! Ayan mo kay Luisa yan. Luisa. Sa tinapay. Si Luisa? Ayan o, Luisa. Thank you. Pasalamat ka. Hindi niya po ito natanggap kay Papa. Ito yung mga binigay niya sa amin. Sige, okay. Napay. Luisa, palaman pa. O yan, margarin sa'yo mo na ano, maglagaw ka. Itlog. O itlog sa'yo. Sa birthday mo. Pambaon. Pambaon niyo. Sabon. Sabon, shampoo. May shampoo dyan ha, may shampoo, may sabon. Sapin niyo ha, tarapin niyo. May Milo dyan. Ay, ito. Oh, yan. Yan. Sumbaon mo ulit, no? Biscuit. O ano, chocolate? Dali na. Lalo na kung nagsalita si Luisa, may cellphone yan. May meatloaf. Asukal. Corn beef. Oh, may Milo. Okay. Yan. May 5,000 na kayo, may grocery pa kayo. Worth 2,500 plus bigas. Salamat po sa siyempre, hindi tayo makakabigay ng ganitong klaseng tulong kung hindi po dahil sa ating mga viewers. Ayan, thank you po sa mga viewers natin, sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much. And siyempre, sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal. Wala po ang Kalingap kung hindi po dahil kay Kuya Bal. So, panoorin nyo rin po ang mga video upload ni Kuya Bal. Hindi lang po kami, pati unahin po natin si Kuya Bal, ang ama ng Kalingap. Suporta na rin siya sa mga programa na mga ganda, especially yung landing pads para mas lumawak yung tubo. Kagaya ng pamilya nila, ano? Ang apelido po nila? Lydia. Ha? Lydia. Lydia. Sige. Ano na kami, ah? Ako mag-thank. Ako nagpapasalamat po ako kay, una po sa Diyos, sa pangalawa po kay Kuya Pure Health, tapos dito po sa Team Kalingap. Kasi po yung mga hindi ko kayang itulong sa pamangkin ko, sila na po lahat ang tumulong. Napakalaking tulong ko. Maraming salamat po. Ayun. Sige. Ingat kayo. Nay, bantayan niyo po sila dito. Babay na. Babay na kayo. Okay, babay na. Matapos na. Katapos na. Papalik daw po siya. Kailan birthday mo? 23 of March. Ako ka na pala to. Pakaligoy ko lang siya doon. Tapos ay, nakikinan na pala. Diyan na kayo mapiknik. Oo. Oh, maganda ang piknik ko. Maganda ang dagat na pala eh. Oo. Smile. Ganda talaga yung chat. Lahat naman magaganda eh.